So, kumusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na namang Minecraft video. At itong Minecraft video na ito ay tungkol na naman sa Survival Let's Play, guys. At alam ko inaabangan itong episode 3. At sana guys, okay lang kayo kasi ako okay na okay lang ako. At kung bago lang kayo dito, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-share mo na rin itong video sa mga kabarkada mo. At kung bago nga lang dito, nag-upload ako everyday 11 AM ng pati Sunday at saka Saturday, nag-upload din ako. Pero pagdating ng bakasyon, balik tayo sa dati natin sa schedule na Saturday, Sunday, at Wednesday. Ayan guys. So bago ako mag-comment dyan, kasi guys, marami sa inyo nagko-comment, Kuya Sly, paano nyo po ginawa to? Kuya Sly, paano nyo po ginawa yan? Kuya Sly, paano nyo po? Paano nyo po? Paano nyo po? Bago kayo mag-comment guys, panoorin nyo muna yung mga videos ko. Yung iba sa inyo, nagtatanong, Kuya Sly, paano po mag-enchant? Nandun siya sa episode 2 ko guys. At kung hindi mo pa napapanood yung episode 2, yung last episode natin, nandito yung link sa taas dyan. Chuk! Ayan guys, ayan yung episode 2. At yung sa episode naman, episode 1, marami din nagtatanong sa inyo kung paano ko inon yung coordinates. Pero kung hindi mo pa napapanood yung episode 1, nandito yung link sa taas. Chuk! Panoorin mo na yan guys, episode 1, 2, at ito, episode 3 na tayo. So bago ka mag-comment dyan guys, hinihingi ko muna na panoorin mo muna tong buong video ko guys. Kasi karamihan ng mga tanong nyo guys, nandun na mismo sa video eh. At iilan lang yung nakakaalam. At yung iba, yung mga nagko-comment dyan ng hindi tanong, panigurado pinanood nila yung video ko. Dahil tunay silang kabarkada at hindi na nila kailangan tanongin pa dahil napanood na nila sa video. At kilala ko yung mga tao na yan. At kilala ko din yung madalas na nagtatanong ng mga tanong nang nandun na mismo sa video. So sana guys, panoorin nyo muna tong video na to bago kayo mag-comment. At yun nga pala guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi mahalaga yung first comment, second comment, third comment, fourth comment. Hindi siya mahalaga guys. Ang mahalaga, panoorin nyo yung video ko, magtanong ka dyan yung mga tanong na hindi mo pa alam. Guys, kung papanoorin nyo muna yung video, bago kayo mag-comment, malalaman nyo na kaagad kung ano yung tanong. Yun yun guys. Gusto ko lang sabihin yan kasi madalas kasi sa inyo, puro ganun yung ginagawa guys. Nakakalimutan nyo ng dapat manood muna bago magtanong-tanong dyan o mag-shoutout-shoutout dyan. Alam ko guys, gusto nyo masagot yung mga katanungan nyo, pero karamihan kasi sa mga tanong nandun na mismo sa video eh. So sana panoorin nyo muna tong video ko at bago kayo magtanong dyan. Kasi alam ko naman na alam nyo na binabasa ko lahat ng comments nyo. Kaya yung iba, kaya hindi ko na napupusuan, lalo na yung mga nagsasabi ng first. Kasi bakit ko pupusuan? Anong sense ng comment mo, diba? Gusto ko lang sabihin yun guys para alam nyo na baka sinasabi nyo kayo, hindi ako pinapansin ni Kuya Sly. Kaya hindi ko pinupusuan yung comments nyo. Kasi first lang yung nakalagay. Anong gusto nyo gawin doon? First lang yung nakalagay. Kaya dapat mag-comment kayo ng makabuluhan at merong laman. Ayan. So, syempre, lumapit agad sila. Muntik na lumabas. Pakainin muna natin itong mga cows para mag-breed sila. Asan na may mga yung mga bunny? Where's the rabbits? Wala ata yung rabbits eh. Rabbits, tara dito rabbits. Lapit, lapit, mag-breed ko na kayo. Ayan, mag-breed kayo dyan. Wala nang rabbit, nawala yung block. Nakawala na naman yung block. Paano siya nakakawala? Ayan. So ayan, meron na tayong mga cows. Paparamihin pa natin yan sa susunod na episode. Uy, mga kalabas. Hindi pwede. Ayan, lagyan natin ng pathway dito. Siguro next episode, ano tayo, decoration tayo na episode. Ayan. So syempre, tatanungin nyo, Kuya Sly, ano ba yung mga objective natin ngayong araw? Ayan, gagamitin ko na yung objective natin ngayon. Teka lang, lagyan lang natin ang pathway. I-connect lang natin to dun sa mismong ating bahay. Ayan, dyan sa taas. Connect natin to para naman magkaroon tayo ng pathway. Ayan, connect natin yan. Maganda random. Pangit yung masyado symmetrical. Ayan, o diba? Mayroon na tayong daanan. O, diba? Ayan. So, lalagyan na lang natin ang planks yan some the other time. So, ang objective natin for today, guys. Ito na ang objective natin. Una, ito na. Ang pinakauna ay magka-craft tayo ng crossbow. Ayan. Para meron tayong magamit na long range. Pwede rin naman bow, pero dahil 1.10 ngayon, gamitin natin yung crossbow. Number 2, gumawa tayo ng nether portal. Ayan, gagawa tayo ng nether portal ngayon, guys, para makapunta tayo sa end. At dahil meron na tayong nether portal, number 3, magmamine tayo doon ng quartz. At yung quartz, para siya sa mga observer. Mainly para sa observer lang siya, para sa akin eh. So, kaya tayo pupunta ng nether para doon. Tsaka magpapa-level 30 din tayo. Tapos, ang last na gagawin natin ay magka-craft tayo ng bookshelf para maging level 30 na yung enchanted
table natin. So, kung gusto mong malaman kung paano gagawin lahat yon, panoorin mo tong video na to. Yan. At syempre, kalagitnaan ng video, may sasabihin ako na word. Tapos, gusto ko sabihin nyo yun. Pero hindi lang siya basta-basta word na pag nakita mo sa comment section eh, malalaman mo na yun yung word na yun. Yan. Yung mga nagtatanong sa inyo, Kuya Sly, paano nyo po ba nakikita yung mga numbers, yung nasa taas na yun, yung position? Ang gagawin nyo guys, pupunta kayo sa settings. Tapos punta kayo sa settings. Dito sa game, sa may game option, makikita nyo dyan, di ba? Default game mode, personal game mode, difficulty, naka-hard tayo. Wala kasing lock yan. So, naka-lock naman yan. Hindi ko naman ginagalaw yan. Ito, dito sa may world options, ito yung mga options na hindi mo kailangan ng cheat para ma-enable. Ito guys, ito yung activate cheat. Baka sabihin nyo, may cheat ako. Ayan, naka-on pa rin yung achievement. Medyo ingat-ingat lang. Baka mapindot ko din yun minsan. Baka mapindot ko bigla. Umulit tayo bigla dito sa survival let's play natin. So, ito yung show coordinate guys. Ayan, nakikita nyo yan. Pag nakasarado yan, nakaganyan, wala yung position sa taas kung nakikita nyo. Pero kapag binuksan nyo yun, lalabas na yung mga position. I-scroll down natin. Nasaan yun? Position. Ayan. Itong fire spreads para hindi kumalat yung apoy kasi baka kumidlat. In-on ko na yan para hindi maano. TNT explosion, hindi sumasabog yung TNT. Ay, sumasabog pala yung TNT. Tapos, baliktad pala, dapat pala hindi naka-on yan. Tapos, ayan, para walang sumasabog at hindi nagkakaroon ng fire spread. Hindi siya cheat kasi nandito siya sa world options eh. So hindi natin kailangan i-activate yung cheat para ma-activate tong mga to. Hindi nagtatanong sa inyo na Kuya Sly, paano po ba gumagana yung shield? Sa desktop kasi guys, kailangan mong anuhin siya, yung i-shift. Ayan, sinishift ko yung mag-crouch. Pero sa ano, sa MCPE, andun yun sa may arrow keys nyo o yung ba yung button. Basta kailangan nyo lang mag-sneak. Tapos pag nag-sneak na kayo, ma-activate na yung shield. Ayan, kung nakikita nyo. Yeah, na-activate na siya. At yung iba naman sa inyo nagtatanong, Kuya Sly, paano po ba kayo nakakapag-enchant? So, ang gagawin nyo guys, kukuha lang kayo ng, syempre, ng lapis lazuli. Ayan. Meron ka lapis lazuli at syempre, meron ka din level. So, pupunta ka dito sa enchantment table. Kung hari, yung axe ko. Lalagyan ko siya ng, ayan, efficiency 1. Or yung shovel na lang. Yung shovel na lang. Para, yan, efficiency 1. So, ganun lang siya mag-craft. Kailangan mo ng lapis lazuli at saka yung level at syempre yung i-craft, yung i-enchant mo. Yan. So, ang gagawin natin, syempre, ang pinakauna ay mag-craft ng crossbow. So, paano nga ba mag-craft ng crossbow? Tingin natin sa crafting table. So, type natin dito, crossbow. Ayun, crossbow. So, kailangan natin ng tripwire, dalawang string, tatlong stick. So, paano gumawa ng tripwire? Alam ko, iron yun, tsaka stick. Tingin natin, tripwire. Patang bagal. Bagal na talaga ng crafting, ano ngayon? Mechanic kasi, yun nila baguhin. So, kailangan natin ng stick, iron, tsaka ng planks. So, ito planks. Tapos, kailangan natin maraming planks. Kasi planks, tapos iron, tapos stick. Yan lang ba yung lahat ng kailangan? Tapos string. Ay, sakto, dalawi string. So, punta tayo dito. Tapos, craft tayo ng tripwire. Tapos, craft tayo ng crossbow. Ayan na, meron na tayong crossbow, guys. Ito, ito. At syempre, kailangan din natin ng arrows. So, paano mag-craft ng arrows? Alam ko, flint yun, tsaka feather, tsaka wala ata akong feather. Oh no, ba't ako gumawa ng... ba't ako gumawa... kung wala akong feather. Ala, wala akong feather. So, hindi rin natin magagamit. Epic fail, ano ba naman yan? Siguro, ay, may arrow tayo dalawa. So, ayan, tingnan natin. So, ikakasa na natin siya, guys. Kakasa natin. Yan. So, ang kagandahan sa crossbow, guys, kapag nakakasa na siya, ready to shoot na lang siya, eh. Ready to shoot. As in, i-shoot natin yung cow. Boom! Tinamaan. Tapos, sa paisa pa. Asan yung cow na tinamaan ko para dead balls na? Ah, dito siya, eh. Boom! Patay. 2 hits lang yung cow. Ganun siya kalupit, guys. Eh, sa arrow, 3 hits ata yun eh. So, mas malakas ng konti itong crossbow. At syempre, yung perks nga na nakakasana kaagad siya, yun din yung nagustuhan ko sa crossbow. So, magagabi na naman. So, kailangan natin matulog. Pero, tatabi ko lang tong crossbow na to. At may trident na tayo. Last episode. Kung gusto mo makita kung paano kinuha yung trident na yan, last episode, pumunta ka na dito. Sama yan dyan sa taas. Kanina. Asan yung mga lalagyan ng flowers? Flowers. Ito. Lagay natin yung mga flowers natin dyan. Meron na tayong 44 na food. At ilagay natin yung wheat natin dyan at yung iba pang food dahil hindi naman yan yung gagamitin natin. Carrot na. Tapos, yung mga ganito. Tripwire. Yung seed. Lagay natin dyan yung seed. Tapos, kukuha na tayo ng obsidian. Ito yung obsidian natin. Nakuha natin yan doon sa baba. Kailangan natin ng flint and steel. Yan.
Dahil wala pa masyadong wall sa base natin, kailangan natin matulog na matulog kasi baka may creeper dyan sa labas bigla. Magulat na lang tayo. Boom! So, ang gagawin natin, dito na lang siguro. Dito. Gusto ko dito maglagay. Ay, may spider. Mukhang galit yung spider. Ah. Galit ka ba? Galit siya. Galit yung spider. Kailangan din natin ng string. So, patayin na natin yan. So, dito na lang natin ilalagay yung ano natin, yung nether portal. Kasi, pwede natin siya i-design dito na naka, ano siya dito sa mountain. So, ang kailangan lang naman natin ay 3, 6, 10. 10 lang kailangan natin. Dalawa dito. Tapos, tatlo dito. Tapos, dalawa sa taas. Pero pwede pa lakihan to. Actually, mas madami. Pwede nga pang malaki eh. So, gagawa na lang din ako ng tutorial para gumawa ng malaking nether portal at para saan yun. Syempre, para sa pigman. Ayan, meron na tayong nether portal. Ayan, sirahin lang natin to. Para next time, i-design na natin to. Karamihan sa village natin, i-design natin some other time. So, papasok na tayo sa nether. Let's go! Lava agad. Napaka-unsafe nung lugar ah. Lava agad ah. Nakakarinig agad ako ng gust. Hindi magandang pangitain. Huwag nyo hampasin ang zombie pigman. Number one rule sa nether, huwag hampasin ang zombie pigman. So, ayun, may gas dito. Ayun, gas! Hello! Siguro next episode na lang tayo maghanap ng ano guys, ng nether fortress. Pero wala akong blocks. Paano tayo makakapag-mine ng quartz nang wala akong blocks? So, babalik muna ako sa loob para makapaglagay tayo ng blocks. At syempre, secure natin tong area na to dahil yung likod. Tingnan nyo naman. Ay, naku, Diyos mio, Maricar. Muro na lang. So, para maging protected din tayo sa gas, guys, ang gawin na lang natin, palibutan natin ang cobblestone. Dahil alam nyo naman na ang cobblestone ay gas-proof. Para sa mga hindi nakakaalam, oh my gosh, punong-puno ng lava. So, tanggalin natin to. Kailangan din natin to solder. Naku, huwag ka lalapit sa akin. Mapapasabog tayo dito, hindi pwede. So, kailangan ko muna kuberan tong ating nether portal para hindi tayo masabugan ng gas at hindi rin tayo malaglag sa lava. No. Buti hindi niya ako nakikita. Ay, nakita niya na ako. No. Ala. Buti may dala akong flint. No. Wala akong dalang bow. Buti dala. Uy, ang lapit niya. Sige, atakin mo ako. Ano? Oh, balik ko sa iyan. Sige, ano? Ano, balik. Oh, ano. Oy, tinamaan. Nakala mo, ha? Wala ka pala. Buti lang dala ko yung flint natin, guys. Kasi tingnan nyo naman, pinasabog nga yung portal natin. Tingnan nyo naman, di sumabog yung cobblestone, di ba? So, ano na tayo, gas-proof na yung ating portal. Lagyan na lang natin ng bubong para in case napasabugin ulit ng gas, hindi, tapos wala tayong dalang flint, hindi siya mawawala. Yan. At yan. Siguro, some other time, i-design na lang din natin itong nether portal natin. At lahat ng mga bagay sa ating world, i-design natin. Tatry ko maging builder. So, hindi lang ang magiging redstone engineer. Kumbaga, magiging builder din ako. So, i-safe lang natin to para hindi tayo malalaglag sa lava. Saan ba may quartz dito? So, buti na lang may shield din para hindi din tayo tablan ng ano ng gas. Actually, tanggalin na natin tong gas na to para hindi na siya manggulo pa sa atin. Tara dito. Ano? Ay, ala, dumulas. Sayang. Ano? O, tara dito. Patay. Ay, hindi pa tinablan? O, ayan. Sakto yan. O, panis. Saan tayo dadaan? Kailangan natin ng safe na daanan. Yung hindi tayo tatamaan ng gas para hindi tayo malaglag sa lava. Wala bang gas? Malayo yung gas na yun. So, hindi imposible makapunta sa atin yan. Ito'y delikado yung mga gravel eh. Kasi bigla-biglang nalalaglag yan eh. Marami nagtatanong, Kuya Sly, paano po ba nagagawa yung nagbe-place kayo ng block sa harapan nyo? Ilagay nyo lang sa harapan. Itutok nyo lang sa harapan. Feature siya sa pocket edition. Kasi guys, di ba sa pocket edition cellphone? Uy!
Uy, baka mapalo ko yung gas, ay yung pigman. Huwag ka magulo, huwag ka magulo, ha? Huwag ka mag... Sana lang, papaluin talaga kita. Oh, sakto yan, sakto. Oh, oh. Alam, pumunta pa siya sa ibabaw ko, magaling! Aba, magaling! Oh, ay! Oh, ayan, boom, patay ka. Uy, uy, may gas tier. Gas tier. Kung hindi nyo alam kung para saan yung gas tier, pero alam ko yung iba sa inyo, alam nyo na. Ito ay para makagawa ka ng regeneration potion. Ayan, meron na tayong gas tier. Alright. Quartz, quartz! Kaso may pigman. So, para saan yung quartz, Kuya Sly? So, gagawa tayo ng mga observer para makagawa na tayo ng sugarcane farm. Siyempre, para meron na tayong unang redstone creation, kundi yung sugarcane farm. Uy, ang dami na ito ah. Tapos, isa na din doon ay para mag-level 30 tayo. Dahil yung diamond pickaxe, gusto ko magkaroon ng silk touch man lang o kaya ng fortune, tsaka ng efficiency 4. Yan, kasi hindi ka makapag-efficiency 5 ng enchantment 4 lang. Kailangan mo mag-combine ng dalawang 4 para makapag-5 ka. So, maghahanap pa ako ng maraming quartz. Tapos, babalik na lang ako sa inyo guys kapag level 30 na tayo para makapag-enchant tayo ng pickaxe. Pagbalik natin sa base. So, babalik na lang ako sa inyo, guys. Let's go! So, kukuha na rin ako ng glowstone, guys, para meron naman tayong konting magandang ilaw at syempre, para din sa mga potion balang araw. So, marami din mapapagagamitan itong glowstone, pero para sa akin, ang main use nito ay para sa, syempre, ilaw. So, baka gamitin natin to as lantern. Pero may lantern na kasi eh. Kayo ba, guys? Ano mas gusto nyo? Lantern o glowstone? O sea lantern? Eto, may pole dito sa gilid. Ayan, may pole dyan. Ayan, bumoto kayo kung ano yung pinakagusto nyong light source. Lantern, sea lantern, glowstone. Ano pa ba yung mga nag-i-emit ng light? Na pwedeng pang-decorate. Torch. Ayan, kung gusto nyo. Kasi para sa akin yung lantern na yung pinakamagandang ano, light source. Kasi, di ba, dahil dun sa itsura niya, ang ganda kasi niyang isabit, di ba? So, ano sa tingin nyo, guys? Ano yung mga pinakamagandang light source ngayon? Yung lantern, glowstone, sea lantern. Pero maganda pa rin naman yung sea lantern. Pero para sa akin, lantern na talaga. As in yun na talaga. Pwede mo siyang gawing, ano talaga? As in literal na lantern. Yun talaga yung use niya, lantern. Ayan, maraming quartz dito. So, babalik na lang ako sa inyo, guys. Level 80 na ako. Konting tiis na lang. Magle-level 30 na ako. So, tsaka gagamitin ko din itong quartz na to para sa observers eh. So, okay lang yan. So, may enderman. Kailangan natin mag-ingat. Dahil alam nyo naman na malakas talaga ang enderman. Kahit mag-isa lang yan, kahit... Pero may ano yan. Siyempre, pwede kang pumunta dito sa loob, patayin mo. Pero, stay safe na lang muna tayo. Uy, may magma dun oh. Magagamit pa natin yun. Saan ba lang magagamit yun? Mob grinder? So, balik na lang ako sa inyo guys. Uy, dami laba. Let's go! Oh, no. Hindi pwede. Pero dahil sa XP, ako yung magpa... Ayun, level 30 na tayo. Yes! Yes naman, sir. Pero napakadaming lava at kailangan na natin bumalik. Oh, may problema ako. Paano bumalik? Siyempre, nag-iwan ako ng mga cobblestone path para makabalik tayo sa base. So, babalik na ako sa base, guys. Tingnan muna natin kung ilang quartz yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 21 pieces stack of quartz. Yan, no? Hindi, dami nating quartz. Makakagawa na tayo ng 6 stacks ng observer. Kasi napakahalaga ng observer eh. Para sa akin talaga napakahalaga ng observer para sa akin. Kasi napaka-useful niya, tsaka napaka-compact gamitin. So, kung hindi ka pa masyadong familiar sa observer at nagsisimula ka pa lang sa redstone, meron akong video ng observer kung paano siya gumagana. At dito yung link sa taas. Chok! Panoorin mo na yan, guys. And dyan yung link ng video ko ng observer tutorial na binigay, na ginawa ko para lang sa inyo. So, yun guys, babalik na tayo sa base. Susundan ko lang itong cobblestone na to. So, yun nga guys, babalik na tayo. Let's go! Feeding time. Pakainin ulit natin kayo para madumami po ulit yung mga baka. Feeding. Yan, para mapadami pa yung mga baka-baka dito para dumami yung ating pagkain tsaka nung leather. Kasi kailangan natin ng leather para syempre hindi na tayo pupunta kung saan-saan para lang maganap ng cow para makagawa tayo ng book. At yun nga, another book problem, hindi sufficient yung books na meron tayo, so hindi tayo makakapag-enchant ng level 30 ngayon. So bad news yon. At syempre, isa pang bad news, dahil hindi tayo makakapag-enchant ng level 30, kailangan tayo mag-ingat na hindi mamatay.
kasi mauubos yung XP natin. Tingnan nyo, 30 na yan, pinaghirapan natin yan. Kaya dapat, mag-ingat na tayo para hindi tayo mamatay. At bad news din, dahil tatlo na lang yung diamond natin. Isang pickaxe na lang yan, tapos wala na. Pero siguro, craft na rin tayo ng ating observer para meron na tayong mga observers. So, unang stack ng observer ay, tinin! Meron tayong, kulang tayo ng cobblestone. Ang gas nito sa cobblestone, ha? So, isa pa? Sayang cobblestone. Ayos. So siguro guys, try na rin natin gumawa ngayon ng sugarcane farm. So ilagay na sa listahan yung sugarcane farm. So kunin natin to sugarcane. Siguro maliit lang muna pero papalakihin natin soon. Tapos kailangan natin ng water. Ano pa ba kailangan natin para dito? Wala naman na masyado. Piston. Kailangan natin ng piston. So, gagawa tayo ng piston. Piston. Saan yung piston? Kailangan redstone. Piston! Where are you? Ayun o, 8 piston. Next naman, meron tayong panggawa ng piston. Piston! Siguro dalawa pang piston. Kailangan pa natin ng wood. Para meron na tayong sugarcane farm na size niya 10. So, sugarcane, wood, tapos piston. Piston. Dalawa lang. Dalawang piston lang po. Ayan. Okay na yan. Tapos, ang gagawin natin, dadalhin natin itong redstone. Kailangan natin ng blocks. Mamaya na itong episode book. Alam ko, hinihintay niyo yan. Ano pa ba? Tanggalin muna natin ito. Yung iron, itabi na natin yung iron. Tapos, ano pa ba kailangan natin? Water, blocks. Building blocks kailangan natin. So, gusto ko kasi mangyari guys, lahat ng redstone mechanism ko malayo siya dun sa base natin. Ayun yung base natin, kung nakikita nyo, yun yung bahay, yun yung farm. So, dito ko siguro sana ibalak gawin tong industrial district. Kumbaga lahat ng redstone mechanism, lahat ng redstone farm dito ko ilalagay para segregated at maayos siya tignan. So siguro dito ko na lang ilalagay yung sugarcane farm natin, pero wala pa akong water, so kuha tayong water dito sa baba. Tapos ang plano ko, 'di ba, ito yung magiging industrial district. Yung dito sa part na to, diyan, tsaka dito, pag didikitin ko sila, gagawa tayo ng bridge para connected silang dalawa, 'di ba? Nai-imagine ko rin yung magiging itsura na itong lugar natin. So, kung nakikita nyo yung puno na yan, simula dyan hanggang dito sa may puno na to, gagawa tayo ng bridge na magkoconnect sa industrial district natin. So, dito na lang natin ilagay yung sugarcane farm dahil maayos na to. Ito, diba? 12. Tapos, ang mangyayari, dalawang block din dito sa gilid. Alam nyo naman ako paano gumawa ng sugarcane farm, diba? So, gagawin lang natin to na hindi pa siya maayos masyado. So, isa pang minor problem natin, ubos na rin tayo ng iron. So, magmamine na rin ako ng iron. So, offline na lang yan. Hindi ko na napapakita sa inyo, guys. Pero, magmamine na lang ako. At para hindi masyadong boring yung next episode natin. Kasi sa next episode, marami akong gustong gawin bukod sa pagmamine. So, ayun nga. Low din tayo sa sand. So, kailangan ko din magmine ng sand ngayon. Dahil gagawa tayo ng glass para dun sa sugarcane farm. So, ayan. Kuha lang ako ng glass dito. Tapos, marami pang mga kailangan na sikasuhin dahil palaki na ng palaki itong ginagawa natin sa survival world natin. Mine ng sand. Tapos pag natapos ni sugarcane farm, diretso na tayo dun sa book para makita nyo na kung kayo ba yung mga nakalagay doon sa book at kung ano yung mga sasagutin natin for today. So, babalik ako sa inyo guys. Gawin na natin yung sugarcane farm. I-smelt ko na lang to sand. Let's go! Almost finished. Ayan, tapos na tayo. Right. Meron na tayong sugarcane farm. Ayan ang ating sugarcane farm, katulad ng nasa Steve Place Realm. At ito ay nandito na. At fully boxed na siya, guys. Hindi pa pala sa likod. ayusin pa pala to. Wait lang, punuin lang natin to. Sobrang bilis lang na ito. Super fast.
At syempre, bala ko din gumawa ng ano guys, ng walls dito sa lugar natin. Dahil syempre, alam naman natin na mahirap pag walang walls. Dahil pag walang walls, mapuntahan tayo ng mga mobs. At kapag may mobs, may creeper. Kapag may creeper, may explosion. At kapag may explosion, may iyakan. So ayan guys, meron tayong sugar cane farm. So babalik na tayo sa base dahil mukhang maggagabi na. At kailangan na nating matulog. Tingnan nyo naman, mukhang maggagabi na. So balik na tayo sa base guys. Tapos pupuksan na natin yung episode book. Let's go! Kailangan natin ng maraming food. Maraming food. Maraming food. Yeah. So buksan na natin yung episode. Oh, wala pa. Teka lang, tapusin lang natin to. Nakita nyo naman eh. Ito na. Ayan. So ang ating mga ishi-shoutout for today, hindi naman siya totally shoutout, yung sasagutin natin mga questions for today ay sina episode 3. Hashtag ask Sly. Sabi ni Shenania Cruz ata to. So, pasensya na ko, hindi ko nabagkit yung pangalan mo na maayos. So, ang sabi ni Shenania. Magandang pangalan mo pero mahirap big kasi na. So, sabi ni Shenania, bakit po umulit sa Survival Let's Play? Ilang groups po ba meron ka sa MC bago kayo la Kuya Steve? Paano at kanino ka po natuto mag-redstone? Sorry po, maraming tanong. TY po. So, ang una niyang tanong, bakit daw tayo umulit sa Survival Let's Play? Dahil yung nakaraan nating Survival Let's Play ay Hardcore Survival Let's Play. At sa episode 22 ba yun o 24? 24 ata yun eh. Namatay tayo sa Hardcore Survival Let's Play kasi kapag namatay ka sa Hardcore Survival Let's Play, hindi ka na ulit mag-re-revive. So dito sa Minecraft Survival Let's Play natin, hindi ako naka-hardcore, kundi naka-hard lang. At syempre, pag namatay tayo, mabubuhay ulit. So ang goal nitong Survival Let's Play natin ay maka-reach tayo ng episode 100. At pagkatapos ng episode 100, mag-start na tayo ng season 2 dahil ito ay season 1. At meron tayong season 2 at ang mangyayari doon, panigurado mga challenges. Halimbawa sa season 2, Survival Let's Play na Skyblock. Season 3, pwedeng Survival Let's Play na Island. So marami ako ideas na naka-ready para sa mga seasons na to. At sana abangan nyo yun guys. At sana samahan nyo ako sa mga seasons na yun. Dahil excited din ako sa mga season na yun. So ang season 1 natin ay Vanilla Survival Let's Play lang. So ibig sabihin, Survival Let's Play lang siya. So pag naka-reach na tayo ng 100 episode, panigurado magsi-season 2 na tayo nun. Iiwanan na natin ito pero magkakaroon tayo ng world download na kung saan madadownload mo tong world na to at pwede mo siyang laruin sa world mo, sa Minecraft mo. So hintayin nyo yung 100 episode guys, sana nandito pa rin kayo at syempre marami pa tayong gagawing memories dito. Siguro di natin alam kung aabot tayo ng episode 100, marami pa hindi mangyari pero sana makaabot tayo. So yun nga guys, ang sunod niya naman na tanong ay ilang groups po ba meron ka sa MC bago kayo la Kuya Steve? Actually, si Kuya Steve lang yung group na nasalihan ko simula nung nagsimula ako mag-YouTube. Dahil nung 5,000 subscribers na ako, sumali ako sa group na Animators Unite pero ang leader nun ay si Kuya Steve pa rin. Animators Unite yun, 5,000 subscribers ako. At nung nag 7,000 subscribers ako, hindi na masyadong active yung Animators Unite at nagkaroon ng Awesome Crew. At yun, nakasali na ako sa Awesome Crew. So bali dalawa lang yung group na nasalihan ko at kay Kuya Steve pareho yun. Yan. So, ang sunod niya naman na tanong, paano at kanino ka po natuto mag-redstone? Paano ako natuto mag-redstone? Meron ako nung redstone book. Ito yung redstone book, guys. Ito yung pinag-aralan kong redstone book. At itong redstone book na to ay Java version to. Sa Java talaga kasi ako naglalaro, guys. At doon din ako natuto mag-redstone. Pero in-implement ko siya sa Minecraft Bedrock, which is napakahirap intindihin ng Minecraft Bedrock dahil iba to sa Minecraft Java. So ito yun guys, ito yung book na to, nabili ko to sa National Bookstore. Marami pa to sa National Bookstore, meron pa to, ay, Redstone book, farming book, building book, at marami pang iba na book to na about sa Minecraft. At official book to ng Mojang, kung nakita nyo naman, Mojang, official product. Yan. So,
kanino ako natuto mag-redstone? Natutuwa ako mag-redstone sa panonood ng YouTube videos ni Mambo Jumbo. Kilala nyo naman yon si Mambo Jumbo. At syempre kay Il Mango din. Ayan. Tsaka sa iba pang mga redstone enthusiasts dyan, katulad nila Iskal, tsaka kay Impulse. Si Impulse pa pala. Halos lahat puro Hermitcraft member. So, mga foreign yun guys. Doon ako natuto mag-redstone. Gryffindor the Poggy. Gryffindor. House yan sa ano, Harry Potter. Doon ko din ako yung pangalan ko na Slytherin. Which is Sly. Ayan. So sabi ni Gryffindor the Poggy, mahirap po ba maging isang Minecraft YouTuber? Actually ang tanong niya dyan, mahirap po ba maging isang YouTuber? Pero ang kinlasify ko yung sarili ko as Minecraft YouTuber. So mahirap maging Minecraft YouTuber. Kasi guys, kailangan, lalo na sa sitwasyon ko ngayon, kailangan ko mag-daily. Kailangan ko mag-isip palagi ng content na ilalabas para sa inyo. At maraming salamat dahil pinanonood niyo yung mga videos ko palagi. At yun nga, mahirap maging Minecraft YouTuber para sa akin kasi isa lang yung world na ginagalawan mo. Halimbawa alam natin na infinite ang Minecraft pero mahirap ding gumawa ng isang content sa Minecraft kasi alam mo kailangan mo ng hard work, kasipagan at saka syempre determination para gumawa ng isang content. Halimbawa, gagawa ka ng castle, syempre magko-consume ka pa rin ng time nun at ng effort para makagawa. So, ako, nag-iisip ako palagi ng mga content at nililista ko siya sa isang notepad at syempre sa mga papel para matandaan ko siya at magawa ko siya sa mga future episodes. At syempre, nagda-dry run din ako kung ano yung mga gagawin ko. Siguro yung tanong niya dito, mahirap ba maging YouTuber in terms of yung buong pagiging YouTuber? Siguro para sa akin mahirap talaga siya kasi kailangan mong i-maintain yung consistency, kailangan mong mag-upload palagi, kailangan mong magkaroon ng videos na i-upload kasi mawawala yung mga subscribers mo. Na-experience ko yun nung nag-vacation ako ng meron akong 3,000 subscribers. Meron ako survival let's play nun, syempre yung hardcore survival let's play. Pero nawala ako nun ng 3 months. Tapos pagbalik ko wala na nanonood ng hardcore survival let's play ko. Kung dati nasa 700 siya, 800, 1000. Pagbalik ko naging 300 na lang siya, 400 or 200. Bumabagsak siya kasi hindi na ako masyado naaalala kasi nga hindi ako nag-upload. Akala tapos na. So maganda talaga na mag-upload ka ng consistent. Kaya kung meron kang schedule, dapat kung ilan lang yung kaya mong i-upload sa isang linggo, yun lang yung schedule mo para hindi ka ma-burn out. Actually, yung sinasabi nila na pag nag-daily ka, mag-burnout ka. Actually, totoo yun. Pero, hanggang ngayon, siguro malapit na ako mag-burnout kasi mauubos na yung content ko. Pero, try ko pa rin maglista at maglista ng mga content para sa inyo. Siyempre, nakakapagod talaga gumawa ng video. Pero, yung kapalit naman nun ay saya at ngiti sa mga taong nanonood sa'yo. Ay! Ayan, at saka nag-enjoy rin naman ako sa Minecraft kasi kinalakihan ko na to. Ito na talaga yung naging laro ko simula nung bata pa ako. At patuloy ko pa rin siya nilalaro hanggang ngayon. Hindi ko aakalain na magiging ganito, gagawa ko ng mga YouTube videos. So, shoutout sa inyong dalawa, kay Shinania Cruz at kay Gryffindor the Poggy. Maraming salamat sa inyo. At kung gusto mo magpasama sa episode book na to, kung saan dito malalagay yung mga tanong mo, mga best comment, o mga ano man yung gusto mo sabihin tungkol sa channel na to, at ay kailangan mo lang mag-subscribe. I-turn on mo na yung notification bell at i-comment mo na siya dyan sa baba at lagyan mo siya ng hashtag AskSly. Kung nakikita nyo dyan, ayan yung sa dalawang tao na to na sa ibabaw nila, nakalagay dyan hashtag AskSly. Dapat ganyan yung pagkakasulat para ma-filter ko yung comment nyo. So ayun guys, halos nagawa na natin lahat ng mga kailangan gawin for this episode. At maraming salamat sa walang sawa nyo pagsuporta sa channel na to. At syempre sa akin guys, huwag nyo makalimut mag-like, comment, and subscribe. At maraming salamat sa inyo at magkita-kita ulit tayo bukas. At dahil meron ata akong magandang video para sa inyo bukas. At sana abangan nyo yun. At yun lang naman para sa araw to guys at hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo. Like, comment, and subscribe. At yun lang naman para sa araw to at hanggang sa muli. Goodbye! Goodbye! Bye-bye.